Praise God, isa pong pinagpalang gabi sa lahat ng mga anak ni Yahweh Shaddai sa buong Pilipinas, sa bansang Japan, sa buong mundo. At narito po kami ngayong gabi ni Sister Josie Javier ng Batangas City. Alae, ito po siya. Bibigay ko po sa inyo siya ngayon. Sister Josie, kamusta na po kayo? Kamusta na ang mga anak ng Diyos sa Batangas? Praise God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen. Ito po, thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga, magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Sa biyaya ni Yahweh Shaddai. Amen. Amen. Tunay nga po na sa lahat ng pagkakataon, God is with us. Amen. Amen. At tunay nga sa lahat ng oras niya tayo pinabayaan na tayo ngayon ay live ngayon tayo sa YouTube channel ni Sister Sally. Ito po ay mapapanood po sa buong mundo. Kaya saan man sila naroon, Sister Josie? Ay answered prayer na, amen? Hello, kumusta po kayong lahat? Ayan, bati po kayo, bati kayo. Kumusta po kayong lahat? Kumusta Amen. Batiin niyo po yung Tagalondo, sina Sister Rita Bortwig, sa Sister Belen. Yes. Amen. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po kayo dyan? Kumusta na po ang mga anak ng Diyos na pinagpala ng Diyos? Amen. Amen. At tayo ngayon sa gabi ito, Sister Josie, bago ang lahat, tayo po ay dumulog sa Panginoon, in the presence of God. Let's welcome Him. Sabi nga, in the presence of the Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Tayo po yung umawit sa Panginoon. Let's invite the power of the Holy Spirit to guide us and to ruin our heart once again. Hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, with your strength and your power, come with your own special way, come like a spring in the desert, come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me Alina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka naming lahat. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit, amen. Manami mo kapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, ko po ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ang Diyos, patuloy po namin sa kapanahunan na hindi po nagbabago mula noon hanggang ngayon.
Lord God, misa pa Panginoon, sa gabing ito, narito po kami, gathered in your name. We do believe two or three are gathered in your name. You are here in the midst of us. Kaya po Lord, sa gabing ito, dalangin po namin, bagamat malayo kami, O God, sa bawat isa, subalit, alam po namin, O Lord God, you are with us, Panginoon. Kaya po Lord, sa oras na ito, dinadalangin po namin na patuloy mo po kami samahan, balutin ang iyong banal na dugo, patawarin mo po kami, Father God, sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan sa iyo. Mula noon hanggang ngayon, cleanse us, Lord, with your most precious blood, inner and outside of our body, Panginoon. At Lord, sa gabing ito, naniniwala po kami, Father God, kung naman po, Lord God, ang aming mga pagbubulay-bulayan, ang iyong mabuting balita ng Panginoon, Lord, dalangin po namin, Lord, na patuloy mong kasihan ang iyong kapangyarihan at nawa, Panginoon, ito po'y maging pagpapala, O God, sa mga tao makakapakinig nito, Panginoon. Dalangin po namin, una sa lahat, Lord, pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat buhay namin ni Sister Josie, ng kanyang pong pamilya, ni Brother Gilen, kanyang pong mga anak ko, Lord, ganun din po ang iyong abang lingkod. Kaya po, Lord, sa gabi ito, inaangkin na po namin minsan pa 100% victory upon victory in the name of Jesus Christ of Nazareth and with the power of the Holy Spirit. And through Mama Mary's intercessions, we pray, everybody say, Amen and Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Praise God. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Amen. Magandang gabi po, Sister Josie. At ito po yung gospel for today. Pag ating pong pag-sharingan sa gabing ito. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni Matthew 8:5-17, pagdating ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan at nakiusap sa kanya, Ginoo, nakahiga sa bahay ang aking katulong, lumpo siya at sobra na ang paghihirap. Sinabi sa kanya ni Jesus, paroroon ako at pagagalingin ko siya. Sumagot ang kapitan, hindi ako karapat-dapat para tumuloy ka sa bahay ko. Mag-utos ka lang at gagaling na ang aking katulong. May nag-uutos sa akin at may iniutusan din ako. At pag sinabi ko sa isa sa mga kawal na nasa ilalim ko, pumaroon ka, pumaparoon siya. At sinabi ko naman sa isa pa, pumarito ka at pumaparito siya at sa aking katulong gawin mo ito at ginawa niya ito. Nang marinig ito ni Jesus, sumanga siya at sinabi sa mga sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo, wala pa akong natagpuan ganitong paniniwala sa Israel. Sinasabi ko sa inyo, marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran para makisalo kina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. At itatapon naman sa kadiliman ang mga tagapagmana ng kaharian at doon ang iyakan at pangangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi ka at mangyayari ang pinaniniwalaan mo at gumaling ang katulong sa oras ding iyon. Hallelujah! Ano ang nagagawa ng pananampalataya? Ngayon, araw, nasaksihan natin kung papaano pinagaling ni Jesus ang isang may sakit sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Makapangyarihan ang salita ni Jesus, lalo na kapag isang taong humihingi sa kanya ng tulong ay may malalim na pananampalataya. Dinirinig niya kung ano ang hinahangad ng ating puso. Ito ay makapagdadala o makapagbibigay sa atin ng kagalingan na hindi lamang pisikal kundi kagalingan ding espiritual. Bagamat nahirapan ang marami na inintindi ni Jesus, si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi ito naging hadlang para sa iba upang pakinggan ang kanyang mga salita. Tinuturo sa atin ni Jesus ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos. Sino mang lumapit sa Diyos ay humingi ng tulong at pakikinggan basta sasamahan natin ng malalim na pananampalataya. Ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Kaya po yan, Sister Josie, ano po ang masasabi niyo po sa salita ng Diyos ngayon na ating po narinig sa kanyang mga sinabi po dito ng ating Panginoon? Amen. Tunay na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kapag ang nag-aalilangan tayo sa kanyang kapangyarihan ng Diyos ay kulang ang ating pananampalataya sa kanya. Kaya isipin natin ang ating mabigat na bago problema ang
kumatating, mga karamdaman, biyaya ang kapalit nito sa ating buhay. Hirap na hirap tayo minsan na sabihin na, paano tayo makapag, paano tayo makalalapit sa Diyos? Kaya nga lang, sabi nga ng Panginoon eh, kung kasing laki na buti na basta sa inyong pananalig eh, pwede mo sabihin na bubunot ang Gomoro at lumipat sa isang lugar. Yun yung nais itukuyin ng Panginoon sa ating binasa ninyo yung gospel. Ang sabi niya dun eh, yung pagpapagaling niya. Ang lahat ay napapagaling ng Panginoon kahit pa ito ay anumang klase ng Amen. Karamdaman. Hindi lang sa karamdaman. Tulad ngayon, ang nagaganap sa ating kayang pakagilumin ng Diyos ayon sa ating pananampalataya. Amen. Praise Amen. God. Glory Amen. To God. Yan po talaga ang kabutihan ng Panginoon ay ang pananampalataya po natin sa Kanya, ayun po ang lahat ay tumutugon siya. Di ba po, katulad nangyari sa inyong buhay, sa buhay niyo po, sa buhay po niyo ni Brother Gillian, nandun po yung inyong pananampalataya, kaya po patuloy pong binibigyan ng Diyos ng kalakasang kagalingan si Brother Gillian. Di ba po, kasi because of your faith, because of your service to the Lord kay Brother Gillian, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, kaya tunay nga ang pananampalataya, yan po ang susi, di ba Sister Josie? Amen? Amen, amen, amen. Sabi nga ng Panginoon eh, mangyari ang mga problema dahil may kalakip na tapik at aral sa iyo. Maganap yun dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pananalig sa Diyos upang tumibay ang ating pananalig sa Kanya. So tuwing magkakaroon daw tayo ng problema ay isipin na lang daw natin na sinusubok tayo kung makakapasa ba sa katapatan ba o katapat ka tayo sa ibinibigay niyang biyaya o karapat-dapat ba tayo. Lahat yan ay nagaganap dahil gusto malaman ng Lord ano na ba ang tinanim ng Brother Gillian sa inyong buhay. Kasi maaaring sa buhay namin, Sister Shirley, hindi namin naramdaman yung pagsubok noon. Siyempre, sa panahon na yun, hindi pa ganun paano content, ano yung parabang sige lang, easy-easy lang yung buhay mo. Pero nais ng Diyos na ano ba yung pinangaral na ni Brother Gillian sa iba na napagtagumpayan nila. Kailangan siguro ang nais ng Diyos maranasan din namin ito. Mga pangaral niya, ano na ba yung tibay na binigay niya na puntasyon para sa ating pamilya na kaya namin gamitin sa pagdating ng ganitong panahon. Amen! Tunay nga po, Sister Josie, yan yung ano po eh, yung pananampalataya, sabi nga po, yan yung may lakip na laging gawa. Tulad yan, kayo, nakikita po namin sa tagal na rin po natin na magkakapag-sharing sa Bible study, ay tayo ay nakaisang taon na po, di ba po? Amen. Noong isang araw, kaya purihin ng Diyos. Yan po yung nakita natin na paano po ang pagkilos ng Panginoon sa bawat buhay natin. Sa buhay ninyo, sa buhay ng iyong abang lingkod, sa buhay ng mga kasama natin sa Bible study group na tunay nga nandoon din yung kanilang pagsisikap. Halos araw-araw, nagkaroon tayo ng panahon para po tayo magsama-sama. Di ba po yun yung sinasabi na hindi man tayo nagkakasama-sama. Subalit, nananampalatayo tayo kay Yahweh Shaddai. Kaya through online, ay naganap na, nangyari na. Kaya bago pang lahat na ngayon, ng mga lahat ay naka-online, nauna na, na binigay ni Yahweh Shaddai sa atin na para tayo ay una pa naman na magkaroon ng ganoon pagkakataon. Kaya purihin natin ang Diyos na ba? Ito na yan, ang sabi ng Panginoon, divine wisdom, divine guidance. Kaya sabi, lahat yan ibinigay ng Panginoon. Kaya sabi nga natin po nung lingkod, lagi share. I-share natin ang laging kabutihan ni Yahweh Shaddai. Amen? Kaya po, makita natin, ay yung iba, ay kung nga naman, sabi nga, kung dati ayaw buksan ng mga simbahan, dapat nga naman, ang inuuna natin talaga ay sa Panginoon tayo lalapit. Ang simbahan, sabi nga, ang simbahan, ito ang magbubukas ng lahat ng mga answered prayer natin, kasi doon natin muling makakaniig ang ating Panginoon. Amen? Kasi yun ang tinatag niya, yung kanyang simbahan. Tayo ay magkaroon ng pagkakataon ng Hallelujah, na magkaroon ng time. Yeah, praise the Lord, nahulog pa. Kaya lagi natin sikapin na ang pananampalataya ay patuloy natin makamtan. Amen? At sabi nga ng Panginoon, sa lahat ng oras, hindi niya po tayo pababayaan. Amen. Bawa palakpakan natin ng Diyos na buhay. Kaya po,
ang ating ating bulaging desire, sabi nga sa kanta, ay nais kong ibigin ka. Sabi ng Panginoon, ako ba'y iibigin mo lang dahil ikaw'y pinagpala, dahil ikaw ay maligaya. Pero sabi ng Lord na lagi tayong magalak sa lahat ng pagkakataon, di ba po? Yes, sabi niya po yan, yes. In Philippians 4:4, kaya yung pananampalataya, sinasabi ng Panginoon, manampalataya tayo, mag-rejoice. Eh bakit ngayon in times of trials, ba't ayaw natin mag-rejoice? Amen? Diba, sabi ng Biblia, always rejoice. Always rejoice. Always rejoice. O, tingnan nyo nga. Sabi nga niya dun sa pagkabasa niya eh, bakit ka malungkot? Bakit ka, ano, manahig ka lang? Amen. Sabi nga ng Panginoon. Alam niyo po, nagaganap yan sa ating buhay lahat. Lahat kasi ng ating iniisip parang imposible. Pero pag binigay mo yan sa kamay ng Diyos, walang imposible. Amen. Sabi niya nga po eh, sa Diyos ay walang imposible. Kay Yahweh El Shaddai. Walang imposible. Kay Yahweh El Shaddai. Kasi lahat doon ng bagay, walang, sa Kanya lang nagmumula eh. Amen. Sabi niya yan, hindi niya tayo po pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Kaya po, ayan. Tunay nga ang ating pong ginagawa. Sabi nga, ito nga, hindi tayo nakita-kita, pero parang narito kayo, nakasama ko dito, sa katabi ko lang. Di ba po yun? Pero yung tunay nga... Sabi nga ng Panginoon eh, pwede bang pagkwentuhan nyo naman ako? Yung buhay, ikwento mo yung buhay ni Kristo, ikwento mo... Amen. Ikwento mo yung buhay ni Kristo. Amen. Yung buhay ni Kristo. Kaya nga po, yun nga po yung kabutihan ng Diyos dahil through this online, nagkakaroon tayo ng pagbabahaginan sa salita ng Diyos na ito ay patuloy na nagpapatatag sa atin kasi nga, sabi nga, ang pananampalataya ay walang gawa ay patay, di ba po? Faith without action is dead. Kaya po, itong ating ginagawa ngayon, ito'y pananampalataya. Kung di natin gagawin, ito'y patay. Katulad nito, kung tayo, meron tayong iPhone, meron po tayong ganito, may Facebook, may Messenger, tapos hindi mo gagamitin for the glory of God, di patay po yun kasi hindi mo ginagamit para kay Yahweh Sada. Pero kung gagamitin mo siya to share the blessing na mabuting balita ng Panginoon, to encourage more people, ay naku po, talo mo pa ang naging ano kayo, nag-be-preach sa maraming tao dahil through this mga online, di ba po, marami po na pagpapala ang Lord, di ba po? Palakpakan natin ang Diyos sa buhay, hallelujah. Tingnan nyo kayo. Amen. Pakasarap lang natin talakayan kasi ang pinag-uusapan na natin ay si Kristo. Amen. Ito yung gusto ng Diyos eh, hindi hadlang yung malayo ka sa linya. Kaya sabi nga niya eh, kapag daw ang tao ay may pananampalataya, para daw kuryente yan. Amen. Laging dumadaloy. Para daw yung ilaw yan, na kapag lagi mong sinisindihan, laging nagliliwanag. Amen. Kaya nga po eh, yan po ang kabutihan ng Diyos na lahat ng bagay ay binibigay ng Panginoon. Kaya po, through faith, lahat ng bagay, katulad niyan. Katulad niyan, di ba, nakarang araw, nag-birthday po ang inyong brother husband, si Brother Gillian. Di ba, sabi niyo nga po, naku sister, tuwan-tuwa si brother pag binabanggit ang birthday niya. Di ba, yung kagalakan niya, nandun yung kanyang pananampalataya na kahit na anong mangyari, hindi siya papabayaan ni Yahweh sa sabi, don't worry, be happy. Biro nyo, tingnan nyo. Yun ang kanyang pananampalataya. Kaya lahat naman ng kanyang kailangan, pinoprovide ng Lord. Kasi alam ng Diyos, papaano siya namampalataya sa Panginoon. Hindi siya nag-aalala. Biro nyo, siya ay nasa bahay lang. Hindi siya, dapat, di ba ho, isipin niya yung kanyang pangangailangan. Pero sabi niya, don't worry. Don't worry, be happy. Happy. At ano totoo po yung sinabi nyo na at tao hindi nag-aalala, dumarating yung kanyang pangangailangan. E tingnan ko si Brother Gillian, sabi ko, nag-iisip ako, paano kaya po, paano ka Brother Gillian na mapaghandaan? Pero hindi ko sinasabi sa kanya, sa isip ko lang, ay dumating ang biyaya, ano gagawin natin? Sabi ko, Lord, ang sabi mo noon, yung isda, iisa lang pero naparami mo, ganito rin yung tignan mo, parang anda, parang madami talaga, madami siya na divide dyan. Sabi ko nga sa inyo, kami rin na nakainan kanina eh, bayang aming pagkain eh,
Abay, parang kaming nagpunta sa ano ho, eh, by package dito, eh, kompleto, eh, parang lahat ay nilagay ni Yahweh Shaddai sa aming hapag. Abay, sobra-sobra, nabusog na kami, nakapag, ano pa, nakapag-take home. Pero yun, yan yung biyaya ng Diyos na lagi natin sinasabi, Gapsi, God always provides soon extra blessing. Amen? At walang sayang, di ba ho? Amen, amen. Kaya nga sabi nga ng Panginoon eh, hindi ka mawawalan. Hindi ka rin magkukulang. Amen. Ako yung sabi niya, kapag lagi kang nananalig at nagtiwala sa pabayang mo sa Diyos, ang iyong pangangailangan talagang tumarating. Alam niyo po, ang tuwa ko kayo ngayong araw nito, hindi dahil sa big blessing. Opo. Alam niyo po, ay, ako'y nakahiga kanina mga 3 o'clock. Ako inakahiga, sabi ko nagbabasa ako ng message, hinihintay ko po yung nakikinig ko ako kay Brother Rabi kasi tapos na si Brother Medding, si ano, ganyan. Tapos mamaya nag-green yung cellphone, parang ayaw ko sagutin kasi may nanonood nga po ako kilabi si Brother Medding. I-ring siya ng ring. Sabi ko, sinagot ko siya, sabi niya, sister, sabi niya, nandito na ako sa manapit sa inyo, hindi po bang bumaba kayo, may dala po ako sa inyo. Sabi ko, eh sige po. Sabi ko gano'n. Tapos hintayin niyo po yung text ko mamaya-maya malapit na daw. Ang sinabi lang niya sa akin na ibibigay niya na 2 box na pang first ni Daddy Kikin kasi daw nag-uulan na baka ano. Sabi ko gano'n eh, buti po, salamat po. Pagdating ko, alam mo, Sister Sally, pinaba niya, binuksan niya yung montero niya, may bigas at pinakikip pa sa akin ang 500. Talagang God is good. Sabi ko, amen. Alam na yun. Yan po yung sinasabi na sa Diyos tayo umasa, hindi po tayo mabibigo, hindi po tayo umasa kay Kulasa, hindi po tayo umasa sa Bumbay. Ang panalangin ko kasi kaninang umaga, hallelujah. Ang panalangin ko kaninang umaga, sabi ko, Panginoon, umaga na naman po, alam mo ang kalalagayan ko, alam mo kalatayuan ng aking mga anak, nag-mimitin din naman po sila magtrabaho, pero sa panahon ito ay hindi nila magawa, pero ikaw na po ang bahala sa aming panangin. Alam niyo po, talagang wala na sa isip ko, yun lang yung panalangin, yung salamat sa aming buhay, sa aming kalakasan. Sabi ko, alam mo Lord, na ngayon, ang pamalingkin namin, pero sapat naman po, sabi ko ganun, alam ko bang, yun yung talaga ako kanina, Sister Sally, talaga ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Amen. Tsaka sabi po ng Panginoon, siya po ay full of surprise. Alam ng Diyos, sabi nga ay, pag bilang niya rin ang mga ang buhok natin, bilang ng Panginoon, kaya lahat ng ating pangangailangan, alam ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po niya, laging trust in me, believe in me. If you will go into believe in me, whatever you ask in my name, I will provide. Di ba po, hindi mo niya tayo pababayaan. Kaya po, sa gabing ito ay tunay ngang malaking pagpapala. Ito po, titignan mo, Sir Sally, hindi ko pa naisalin ang bigas, tapos ito dalawang pampers. Ayan. God is good. Sabi ko nga, eh, titignan mo ang Diyos, marunong sa lahat. Amen. Eh, ganyan po ang Panginoon natin. Sabi niya, I am the God, that he let me, I am the great provider. Amen. Kaya po sa gabing ito, dalangin po natin na itong ating mga sharing ngayon sa mga tumakarating ay maging pagpapala po. Dahil sabi ng Panginoon, basta sabi niya lang Lord, basta magtiwala lang tayo sa Kanya, lahat ng ito ay Kanyang ipagkakaloob sa atin. Amen? Tayo po'y manalangin na. Salamat po sa ating po sharing, Sister Josie, para tayo nasa radyo ng Himpilang Pinagpala. Ito po ay Himpilang Pinagpala dito po sa Japan Chapter, sa bahay po ni Sister Sally. Hallelujah. Praise God. Tunay ngang God always provide. Kahit sa bahay, pwede po natin magawa. Basta gusto po natin na makapaglingkod sa Panginoon sa lahat ng panahon. Bibigyan niya tayo ng pagkakataon. Bibigyan niya tayo ng mga bagay na ganito para tayo ay magsama-sama. Kaya po sa gabing ito, tayo po'y magkaisa muli, Sister Josie, sa gabi ito. Kung ano man po ang inyong pangangailangan, papatuloy pagkaloob ng Panginoon at ang lahat ng nangangailangan din, patuloy ng ingatan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo, Amen. Ama namin, makapangyarihan sa lahat, Yahweh Shaddai, ikaw po ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob. Salamat po, Lord God, sa sandali na kami po ngayon ay nagkatipo ni Sister Josie at nagkaroon po kami, O God, muli na pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa kanyang buhay, sa buhay po ng kanyang pamilya, ni Brother Gillian. Salamat, O God, sa patuloy mong paggamit, Panginoon, sa kanilang buhay, sa kanilang mga anak, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, you are the great provider. Ganun po sa iyong abang lingkod. Salamat, Panginoon, na kami po
po ay patuloy mo pong sinasamahan. Dalangin po namin, Father God, saan man, O God, makarating ang broadcast na ito, Panginoon, ang iyo pong mabuting balita, Lord. Patuloy mo silang kapatipuin, Panginoon. Patuloy magtiwala sa iyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na sa iyo ay umasa, Panginoon, na tunay nga po, Lord God, na wala pong bagay na mahirap sa iyo. Wala pong bagay, Panginoon, na hindi ka ibibigay, Panginoon. Lahat ng bagay, binigay mo na, O Lord God. Sabi mo nga po, Panginoon, noong paman, inalay mo na ang iyong buhay sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord God, sa panahon na ngayon ay nangyayari ang pandemic sa buong mundo, Panginoon, naniniwala po kami na sa iyo ay walang imposible. Ikaw po, Panginoon, magpo-provide, Panginoon, like Elijah, Father God, na siya po ay nangangailangan ng uwak ang iyong ginawid. Pero ngayon sa kapanahonan, O Lord, hindi po uwak ang iyong ginagamit, Panginoon. Ito po ay dinideliver na door to door, Panginoon, at meron pang mga ATM, Panginoon, meron pang mga kung saan pinadadala, Panginoon, para pagpalain, O God, ang mga nangangailangan. Kaya po, Lord, tunay nga po, O God, na ikaw po, Diyos, na hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Tuloy mong katagpuin, Panginoon, patuloy namin dinedeklara, O God, ang lahat na may makaramdama, patuloy pagalingin, sama sila naroon, especially, Lord God, patuloy mong kalakasan ni Brother Gillian Javier, Panginoon, patuloy siya, God, tumayo at makalakad na, O God, para, O God, siya'y makahayo muli na makapaghayag ng iyong mabuting balita, Father God. Lord, naniniwala kami, Panginoon, you are the great healer, Panginoon. Pagpalain po, Lord, ang kanya rin pong mga anak, magkaroon ng magandang future, magandang trabaho, Panginoon. Lord God, dalayan po namin, Lord, na hindi mo po ang God pababayaan ng mga tao, ng mga naglilingkod sa iyo, ng mga anak mo, Panginoon. Sister Josie, patuloy palakasin ang kanyang pangangatawan. At gawin din po, Lord, ang kasama namin sa Bible study, Lord God, ang mga pangalan nila, O Lord. Hindi man namin sila may isa-isa, saan man sila naroon. Patuloy pagpalain, O Lord, ang kanilang buhay, Panginoon. Patuloy po, O God, na sila po ay magamit mo sa kapanahunan. Gawin din po, O Lord, dinideklara po namin, Lord, kung ano po pinalangin ni Brother Mike, na aming po servant leader kanina, naniniwala kami ito ay sinamahan mo na, O God, ng iyong kapangyarihan. At Lord, naniniwala kami sa buong mundo na patuloy mo, O God, pagpapalain, Panginoon, patuloy mo, O God, sasamahan ang bawat isa. Sabi mo nga po, Panginoon, basta kami magtiwala sa iyo, Panginoon, sa iyo kami magtiwala, umasa, Panginoon, hindi mo po kami bibigoy. Ganun po, Lord, pagpalain, Panginoon, ang iyong banlingkod, ang aking buong pamilya, aking brother husband, si Lujin Benavista Mataro, sa kanyang pag-uwi, patuloy mo samahan, kalakasan, kalusugan, patuloy may pagkaloob, divine healing, Panginoon, divine perfection, Father God, divine grace, Panginoon, makauwi po siya ng safe and sound sa aming tahanan. Ganun po, Lord, ang aking mga anak, sama na rin si John Isaac, patuloy mo rin po siyang samahan. O Lord God, kung anong kanyang desisyon, Panginoon, patuloy mo samahan. Gawan mo, Panginoon, patuloy, Panginoon, ang katuparan ng kanyang mga pangarap, Panginoon. Ganun po si Sarah Kay, lahat po, Panginoon, makatuloy po siya na mas mahimbing, Panginoon. Mawala rin po, Lord, ang kanyang pong nararamdaman pagod sa kanyang katawan, Panginoon. Inakin po namin kalakas ang kalusugan, patuloy, Panginoon, mo idaloy, Father God. Ganun din po, Lord, sa lahat ng mga taga-Japan, pagpalain patuloy, Panginoon, mula aming disciple, Brother Angelo Macario, Sister Anita Iwase, our coordinator, lahat ng mga outreaches, Panginoon, sa bansang Japan, Yamanashi, Karya, Nagoya, Tochigi, Panginoon, Kasyo, Chiba, Panginoon, at Machida, Father God, Kagoshima, Shikawa, Ken, Panginoon, sa buong Japan, sa lahat ng dumadalo, Panginoon, ay dalangin po namin patuloy tagumpay sa lahat ng manggagawa, Panginoon. Inaangkin na po namin 100%, Father God, victory upon victory in the name of Jesus Christ of Nazareth and with the power of the Holy Spirit and through Mama Mary's intercessions we pray. Everybody say amen and amen. Amen. In the name amen. Of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. To God be the glory. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Lord, hear our prayer. At sa awiting ito, tayo kaawit sa Panginoon, Sister Josie, ng Give Thanks with a Grateful Heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ His Son and now let the weak say I am strong, let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks.
Thanks. Amen. God bless us all. Thank you po. God bless us all and count our blessings. To God be the glory. Domo arigatou gozaimashita.